Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Sinong hindi nakakilala kay Bong? Ang isang mangangalakal na nakita ni Kabusiness sa lansangan. Sa unang pagkakataon ng engkwentro ni Bong at ni Kabusiness ay nakikitaan ito ng pagiging kwila. Naantig ang puso't damdamin ni Kabusiness kaya tuluyan itong dinala sa kanilang bahay. Binihisan, binago, at tuluyang ipinadama ang pagmamahal ng pagiging kapamilya. Nagbago si Bong at nakilala ng marami. Umabot ng almost 2 million or 2 million views ang kanyang vlog at dito nakilala ang Kabusiness official. Sa pagkakataong ito, isang malungkot at masaya na pangyayari ang ating bibigyan ng reaksyon sa araw na ito. Pakinggan at panoorin natin ang anunsyo ni Kabusiness sa araw na ito. Buong family Kabusiness, buong team, dahil nga po sa pangyayari ng patungkol kay Kuya Bong, ano po mga Kabusiness, kinuha na po kasi siya nung kawaninang sa rehab, ayun na kanina lang. Maliwanag po yung anunsyo ni Kabusiness. Ipinadala na po niya si Bong. Kinuha na po ng kawani ng rehab. Idinala na po sa institusyon. Kung maalala nyo, diba nag-promise siya na uuwi siya nung muling vlog natin sa kanya. Yung dumating po siya mga Kabusiness, sobrang sabi. Sobrang sabi kaming lahat nung dumating siya. Niyakap ko siya. Sabi ko, ano Bong, huwag ka nang alis, maligo ka na ha. Naligo siya. At kumain. Usual na araw lang, yung parang normal lang. Tapos nagbibiro siya sa mga kapatid niyang kagwang. Ayan ha. Kanya lang po mga Kabusiness, humingi kami sa inyo ng pangunawa at saka paumanhin. Kasi nga po, alam niyo naman, di ba, lahat ginawa na namin. Yung makakaya namin, lahat ng paraan. Kung paano na si Kuya Bong ay mapabuti, maalis sa kanyo yung labis na pag-inom ng alak. Kanya lang, mga Kabusiness, pasensya na, kinapos kami ng aming kakayahan. Kailangan namin ng tulong ng mga eksperto, gaya ng inyong mga mentoring, inyong mga opinion, ano po mga Kabusiness. At meron din tayong solid Kabusiness na sa England po. Kausap namin siya sa Messenger at in-advise niya nga rin po na kailangan talagang marihab ni Kuya Bong. Siya po ay isang eksperto pagdating sa ganyang mga bagay po. Siya po ay doktor, ano po mga Kabusiness. Kaya yun, sobrang lungkot lang po kanina ng umaga. Kasi niya, siyempre umuwi siya rito. Iisip niya, usual, no? Na araw, magmimisyon sa akin po yan. Ano oras tayo magmimisyon? Mga kapatid, sobrang sakit ho kay Kabusiness ang mga pangyayari. Ano po? Una, kung ating pong matitingnan nang maigi ang mga senaryo nung una pa nating na-vlog. Marami pong mga komento na sinasabi na si Kabusiness di umano ay unfair, si Kabusiness di umano ay may kinikilingan. Pero sa pagkakataong ito, lahat po ng ating mga na-comment ay nabura. Lahat po ng ating mga na-comment ay binigyan ng saysay. Dahil dito, sa pangyayaring ito, ramdam na ramdam natin ang sakit na nararamdaman ni Kabusiness para kay Bong. Ang ilan nga ho nagko-comment, sabi nila, sobra naman, napaka-uwi naman daw, bakit naman iniyakan, hindi naman daw nawala si Bong, hindi naman daw pumanaw. Alam niyo ho, ito po ngayong sinasabi natin mga kaibigan, mga kapatid, na hindi ho tayo ang nakalagay sa pagkakataon sa lugar ni Kabusiness. May mga kasabihan niya, isuot mo ang sapatos ni Kabusiness at makikita mo kung gaano niya kamahal si Bong. Ito mga kaibigan ang nakita natin sa pagkakataong ito. Marami ang nagsasabi noon na
na kailangan na nimbong ng pagbabago. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po ng pangako si Kabusiness. Ito po yung vlog na sinundan po nito. Binigyan niya ng pangako si Bong na bibigyan ng babuyan, ng hanap buhay, ihahanap ng bahay. Well, mga kaibigan, napakagaling ho nito Kabusiness. Dahil tulad ng sinasabi natin, kailangan ready, ihanda si Bong sa mga ganyang pangyayari. So, ang nangyari ngayon kay Bong na pagdala doon sa rehabilitasyon ay kabahagi ng proseso na kailangan niyang pagdaanan. Minsan nga lang ho, may masakit na desisyon. Desisyon na parang hindi katanggap-tanggap sa atin dahil ayaw natin makita na nasasaktan at nahihirapan ang ating kapatid, ang ating kapamilya. Pero sa pagkakataong ito, higit na mas malalim at mahigpit na pananalangin ang kailangan natin gawin para kay Bong. Sapagkat ito na po ang proseso na kailangan pagdaanan ni Bong. Masaklap, masakit, pero ang bunga nito ay isang pagbabago patungo sa isang kakaibang Bong na makikita natin kapag natapos na po ang kanyang panunuluyan doon sa institusyon. Sa senaryong ito, nakita natin kung gaano kamahal ni Kabusiness si Bong kahit hindi niya kadugo. Maging si Papa Dins. Katunayan, sabi nga ni Kabusiness sa lugar ni sa vlog nito, hindi niya kinaya. Umalis siya at ipinagkatiwala niya kay Papa Dins ang lahat. Well, mga kaibigan, kung inyo pong matatandaan din, sinabi ko sa aking reaction video kasunod po nito, nasabi ko ay hindi ako magbibigay ng conclusion. Titingnan natin ang indicator ko kung bumalik si Bong. Bumalik nga ho. Ibig sabihin, mga kaibigan, pinatunayan din natin dito. Pinatunayan din na si Bong ay gusto ding mabago ang buhay. At tama nga ho yung aking hinala na nagkakaroon lang ng kumbaga mababaw na pagtingin si Bong sa kanyang sarili. Dahilan upang pumanta at pumasok siya doon sa bisyo para makalimutan niya itong mga kahinaan, itong kanyang mga pinagdadaanan. Pero nakikita niya na ang kanyang kalakasan ay ang Kabusiness family. Kasi kung hindi niya nakikita ito at kung hindi niya nakikita ang isang pag-asa, nung panahon na nag-usap sila ni Kabusiness na bibigyan siya ng hanap buhay, hindi na siya babalik dito. Hindi na siya babalik, hindi na siya tutupad sa kanyang pangako na babalik ako by Monday. Pero dahil narinig niya ang isang pangako ni Kabusiness, at marahil ito na nga ang hinahanap ni Bong. Ito na ang hinahanap niya na salita kay Kabusiness upang maramdaman niya yung pagmamahal. Subalit, kakaiba po ang nangyari. Dahil kaparte ng proseso ng pagbibigay ng pagbabagong ito ay kailangan pagdaanan ni Bong ang proseso na pinakamahirap sa buhay niya. At yun ay ang papunta sa institusyon, ang pagre-rehab. Masakit ito, mga kaibigan. Maraming emosyon, iba't ibang komento ang dumaloy sa comment section. Pero ipagdasal natin, tulad ng sinasabi ni Kabusiness, ipagdasal natin. Ipagdasal natin si Bong. Dahil ang kapalit nitong senaryong ito, nitong pangyayari nito, ay isang pagbabago. Malay natin, paglabas ni Bong, isa na siyang kakaibang Bong. Magkakaroon na siya ng hanap buhay base sa ibinigay na pangako ni Kabusiness. At malay natin, magkaroon na rin siya ng kanyang karamay at kasama sa buhay. Ito yung pinaka napakagandang senaryo na gusto natin makita para kay Bong. Well, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, napakasakit po ng pangyayaring ito. Ramdam natin yung mga binibatawang salita ni Kabusiness na lalong dumudurog sa puso ng mga followers. Lahat tayo ay nagmamahal kay Bong.
Lalo na yung senaryo na dinala na si Bong ng mga tao. Lalo na yung senaryo na sinusundan din siya ni Papa Dens. Sinasabi niya, sumama kayo, huwag niyo akong iwanan. Sinundan siya ni Papa Dens. Talagang hindi siya binitawan. At yung senaryo na nasasakyan si Papa Dens, tumulo din ang lugar. Kung titingnan natin anong malay, anong pakialam ng mga taong ito dahil hindi naman nila kadugo si Bong. Sabi nga ng iba, tumaas ang views ni Kabusiness. Tapos na yun. Sabihin natin tapos na. Di ba? Pwedeng hindi na. Pero hindi. Dahil tulad yan ang sinasabi natin, the unconditional love na binibigay ni Kabusiness at bukod tanging si Kabusiness lang ang nakakaalam. Nagkakaroon man tayo ng komento sa labas dahil sa wari natin, akala natin napapabayaan si Bong, pero si Kabusiness ang lahat ng mga nagpaplano at nagdidisenyo sa buhay ni Bong. Sa pagkakataong ito, tulad ng sinasabi natin, marahil samahan natin ang dasal at dasal din para kay Kabusiness na sana marami pang biyaya. Sa prosesong ito, malaki po ang mga pangangailangan, gastusin. Napakamahal po talaga ng pagpapadala sa institusyon. Mahal po ang bayad yun. Pero isinakripisyo yan ni Kabusiness alang-alang sa pagbabago ni Bong. Kayo po mga ginigiliw naming mga kapatid, mga ginigiliw nating mga Kabusiness, ano po ang inyong palagay? Ano po ang inyong naramdaman sa senaryong ito? Para po makumpleto ang inyong idea, naway puntahan po natin ang vlog na ito ni Kabusiness. Ilalagay ko po sa ilalim ng comment section. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, mas maigting na hinihiling ko rin sa inyo na sana po patuloy po nating tulungang isulong ang channel ni Kabusiness. 380,000 subscribers na po ngayon, dagdagan ng dagdagan natin. Napakalaki po ng oportunidad na mas higit pa at maraming matutulungan kung maabot niya kanyang 1 million subscribers. Ganon din po si Papa Dens. Hanggang dito lang po na muna mga kaibigan, hindi ko na po pahahabayan ang aking reaction video. Ito po naman ay update lang para po sa inyo. Abangan natin ang isang bagong Bong pagdating ng panahon. Abangan natin ang isang Bong na isang masaya at kasama ng mga kagwang pagdating ng panahon. Kapag natapos na ang kanyang pagbabago, proseso ng pagbabago doon sa institusyon na yan, idasal natin na sana ito na ang umpisa. Magkaroon siya ng hanap buhay at magkapamilya. Well, masaya tayo nga. Sa muli mga kaibigan, akin pong binabati ang ating mga masugid na mga followers, lalong-lalo na po yung ating pong mga nag-join ng ating membership, nagpindot ng ating join button. Ayan, Michael TV Vlog, si Steph Siblings, at si De La Torre Vlog, Mingga Love Shoutout. Ganon din po mga kaibigan, aking pong isina-shoutout din po at binabati yung pong ating mga masugid na mga na tumutulong sa atin ng mga teams. Ang Team Ayuda Revive, nandyan po si NSB, nandyan po si Ate Ligaya, nandyan po si Miss Juna. Ayan. At syempre, si Jancy. Epren your friend, mga kaibigan, na lagi nating nakasasama tuwing Sunday. Andyan din po, mga kaibigan, ang Team Vernibol, ni Admin Vernibol at si Shirley. Ganon din po ang ating Team Budol. Kasama po natin dyan si Sir Al, MB Survivor. Every day. Monday, Miguel Love Shoutout nga pala sa iyo at Rakitira, Miguel Love Shoutout. At kasama din po natin, natin pong binabati mga kaibigan, ang Team Pima. Ayan, si Rems Arat, yan pong mga Team Pima natin dyan. Si Demonieta Angel, Boss Rapi Mapagmahal, Kanoli, Miguel Love Shoutout po sa iyo. At syempre, ang ating pong Team Budol. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Maraming salamat po sa pagsama. Again, isang mahigpit at taimtim na panalangin ang ating ibigay kay Bong para sa tuluyang pagbabago. Mabuhay po tayo mga kaibigan. Ingat po kayo.